Taksil, traidor, hudas, maka pili at ahas. Ito ang mga ilang mga salitang mahirap na tanggapin. Pero kapag nabiktima ka nito ay talagang napakasakit sa damdamin. Mula pa noon hanggang sa ngayon ay paulit-ulit na nababanggit sa mga aklat ng kasaysayan ang mga kapwa nating mga Pilipino na umuhas sa Pilipinas. Mga Pinoy na pinag-aisahan ang kapwa Pinoy at mas pinili pang suportahan ay ibang mga lahi isa sa ating kalahi. Traidor, kung ating titingnan ang kahulugan nito sa Tagalog.com, ang traidor ay nangangahulugan sa taong lumabag sa katapatan at pagmamahal sa asawa, kaibigan, kamag-anak, kapisanan o bansa. Mga kakwento, bago ka magbigay ng iyong komento ay mas maganda na panoorin mo muna ang video hanggang sa dulo at huwag ka munang mahusga dyan kung totoo nga ba na itong si Nonito Donaire Jr. ay talagang nag-traidor kamakailan lang sa isang buksingerong Pinoy. Pero bakit nga ba sumabog ang isyong ito? Na tila ba si Donaire ay naging taksil daw? Ulitin ko po mga kakwento, si Donaire ay naging taksil daw sa kanyang kababayan. Mga kakwento, ganito po yan. Dahil po ito sa Amerikanong buksingero na undefeated na si Daylan Price na tinulungan mismo ni Donaire na kung saan nagtagumpay siya na nakuha ang World Boxing Organization Global at World Boxing Council Intercontinental Bantamweight title kontrayan sa ating kaubayan na si Jobert Alvarez at nanalo siya by a 10-round unanimous decision at ginanap ang bakbakan nila sa Elevation Event Center sa Chester, Pennsylvania, USA at nangyari yan noong February 18 at ayon sa BoxingScene.com ang 9 times at 4 division world champion na si Donaire ang mismong nasa corner ni Price at siya ang nagbibigay kay Price kung ano nga ba ang kanyang dapat na gagawin para matalo ang kapwa ni Donaire na Pinoy na si Alvarez. At ito naman ang judges scorecard sa laban. Ang isang hurado ay nagbigay ito ng 190 at dalawang mga hurado naman ay parehong nagbigay ng 98-92. Paborian kay Price at itong si Price mga kakwento ay may kartada na ngayon na 16 wins at walang talo. Habang itong si Alvarez naman ay may kartada na 20 wins, 5 losses, 7 knockouts at 2 draws. Dahil sa mga pangyayaring ito, umusbong ang isyu itong si Donaire ay isang traidor dahil nasa likod siya sa pagkatalo ng kanyang sariling kababayan. Mga kakwento, ang tambal ng Donaire at Price ay nagsimula po ito sa isang convention dahil sila po ay naging tropa doon at paglipas ng ilang mga linggo. Pagkatapos ng convention ay inimbitahan ng Team Price itong si Donaire na baka pwedeng pumunta sa Philadelphia para tulungan itong si Price sa kanyang susunod na laban. At ito naman ay pinagbigyan ni Donaire. At to cut the long story short, at doon na, tinuruan ni Donaire ang magkapatid na sina Daylan at David Price na sa panahon iyon ay naghahanda sa kanilang susunod na laban. At dito na umanga si Donaire sa dalawang magkapatid at nasabi niya na napakadali nilang turuan. At ayon kay Donaire, may potensyal ang magkakapatid na maging world champion sa hinaharap sa paghanda ni Daylan na tinuruan siya mismo ni Donaire. Nagkataon naman na ang makakalaban ni Daylan ay ang ating kaubayan na nakatira ngayon sa Washington at diyan ay walang iba kundi si Alvarez. Hanggang dumating na ang laban nila ni Price at Alvarez at kung inimbitahan lang si Donaire na tumulong sa training noon, ito ay humantong na si Donaire na mismo ang nasa corner ni Price at nagtagumpay ang Amerikano kontra sa Pinoy na nasa corner mismo ng Amerikano ang ating kaubayang Pilipino na sino nito. Mga kakwento, ito po ang kwento sa likod ng pagtulong ni Donaire sa Amerikanong nabigo ang ating kapwa Pilipino. Kaya naman, traidor nga bang may tuturing ang ginawa ni Donaire? Ayon nga sa tanyag na kasabihan, trabaho lang at walang personalan. At kahit pa kababayan mo pa ang iyong masasagasaan, ay parte lang po ng trabaho yan. Ang tatay ni Donaire nga mismo ay trainer na ngayon ni Raymart Gabalio at nakahanda ang tatay ni Donaire na tulungan itong si Gabalio para talunin ang kanyang anak kung sakaling ang dalawa ay muling magkaharap. Ika nga, trabaho lang, walang personalan. Samantala, nagbitaw naman ng 1-2 combination ng mga banat kay Manny Pacquiao ay isa sa mga sikat na journalist at yan ay walang iba kundi si Colin Hart. At ang sabi niya, ang bakbakang Conor Benn at Pacquiao ay may tuturing na nakakatakot at trahedyang mangyari kay Pacman kaya si Pacman ay gurang na ito kaya sana hindi matuloy talaga ang bakbakan nila. At ayon pa sa journalist, isa lang ang dahilan kung bakit gusto pang lumaban ni Pacquiao muli. At yun ay dahil kailangan pa niya ng maraming pera. Kaya kung gagawin niya ito na pera ang dahilan, ito ay isang malaking kahihiyan para kay Pacman. Dahil para sa kanya, hindi na dapat manglalapit si Pacman sa boxing sa yugtong ito ng kanyang buhay. Samantala, Conor Benn nalinis na ang pangalan sa paggamit ng droga na mahigpit na ipinagbabawal sa boxing. At ang mismo nagsagawa ng investigasyon nito ay ang World Boxing Council at ayon sa kanila, wala silang nakitang ebidensya na intentional nga in-intake ito ni Benn. Ang WBC naman mga kwento ay nagbigay ng dahilan
kung bakit nagkaroon ng ipinagbabawal na substance itong si Ben. At ayon sa investigasyon nila, nakuha ito ni Ben dahil sa labis-labis na pagkain niya ng mga itlog. Kaya masasabi natin mga kwento, ang mga itlog ang dumali sa karera ni Ben. Kaya sa mahilig kumain ng itlog dyan, dahan-dahan. Pero kung hindi ka naman boksingero ay aba, kumain ka lang ng katamtaman. Parang marami at ang mahilig kumain ng itlog sa ating mga kwento dyan ha. Anong uri ng itlog ang gusto niyong kainin? Bagamat malinis na at ibabalik na ng WBC sa world rankings itong si Ben, pero nagmamatigas pa rin ng British Boxing Board of Control o Triple BFC at hindi pa rin nila bibigyan ng boxing license itong si Ben dahil ang nababa sa anti-doping test ng United Kingdom ay positibo ito, kaya maaaring lalaban si Ben sa ibang bansa pero hindi siya makakalaban sa sarili niyang bansa mismo at yan ay ayon sa Triple BFC. At dagdag pa nila, ang WBC ay isang sanctioning body lamang pero ang BBBFC ay isang governing body, kaya ibig sabihin sila ang may hawak ng boxing license ni Ben. Magkakakwento, dahil ba natulungan ni Dunayre ang Amerikano para talunin ang ating kaubayang Pilipino ay dapat na nga ba siyang tawaging traitor sa kanyang kalahi dahil panig siya sa ibang lahi? May mga ilang din na nagsasabi na pwede namang tumulong magbigay ng advice at kunting mga estilo na ibibigay niya bilang trainer. Pero nang nalaman ni Dunayre na Pinoy pala ang makakalaban ay sana hindi na siya nag-corner. Pero ganun pa man mga kwento, desisyon ito ni Nonito kaya dapat nating irerespeto. Lagi nating tatandaan, pagdating sa laban, ang dalawang mga boksingero na dyan ang bahala kung paano gawin nila ang kanilang mga game plans. At kung malakas at magaling ka talaga na mandirigma, kahit sino at ilan pa ang nasa corner ng kalaban ay walang pake ka dyan dahil hindi naman sila kasama sa gitna ng lona na sa iyo lalaban. Sa ating kababayan naman na natalo, bounce back stronger kababayan. Eh kayo mga kakwento, ano naman ang masasabi nyo? Sang-ayon ka ba sa ginawa ni Idol Nonito? Kung medyo kakaiba ang dating nito sa ating mga kababayang Pilipino, e paano na kaya kay Nonito na ang tatay niya mismo ang tutulong para matalo siya ni Gabalyo? Kaya talagang trabaho lang at walang personalan ito. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito, yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Or like, share, and subscribe. Pero bago tayo magtatapos mga kakwento ay shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Reynaldo Cabulang, kay kakwentong Hello Alia, kay kakwentong Zaldi Lapis, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout you dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.